Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng turon. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Saging na saba. Kailangan din natin ng asukal. Asukal na puti ang gamit natin. Ito naman yung hinog na langka. Kailangan din natin ng mantika at ng lumpia wrapper. Pakicheck yung description nitong video para sa kompletong lista ng mga ingredients. Umpisa na natin. Maglalagay lang tayo ng lumpia wrapper sa ibabaw ng isang plato. Kukunin lang natin yung saging at ididredge lang natin sa asukal. At itong saging ay kalahati lang. Hiniwa natin yung isang perasong saging na saba lengthwise. Ilalagay lang natin itong saging na may asukal sa ibabaw ng lumpia wrapper at ipoposition ko lang to sa bandang dulo. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng hinog na langka sa ibabaw ng saging. Yan, ready na tong ating filling. Pwede na natin itong balutin. Simple lang ang pagbalot. Ititiklop lang natin itong lumpia wrapper hanggang sa matakpan na yung saging at yung langka. At pagkatapos ay ifo-fold naman natin yung dalawang sides. Iro-roll lang natin ito. Pero bago natin i-roll ito ng tuluyan, kukuha lang tayo ng tubig. Maglalagay lang tayo ng tubig doon sa dulo nitong ating lumpia wrapper. At itutuloy lang natin yung pag-roll. Nakakatulong itong tubig para magpadikit dito sa lumpia wrapper. Ipipress lang natin. At ready na to. Gawin lang natin yung same step na ginawa natin kanina hanggang sa tuloy nang maubos yung saging. Ready na tayo para iprito itong turon na nabalot na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pan. At mas maganda kapag generous tayo sa mantika, ha? At once na mainit na to, pwede na natin idiretsyong iprito yung turon, kagaya ng ginagawa ko. May tuturing natin ito na simpleng pagluto sa turon. Ipiprito lang natin ito hanggang sa mag-golden brown ng isang side. At pagkatapos niyan, ibabaliktad naman natin itong turon para maluto yung kabilang side. Nasabi ko kanina na simpleng pamamaraan ito kasi ito yung version kung saan wala masyadong asukal yung labas ng turon. Alam niyo, personally, mas gusto ko yung turon na maraming asukal sa labas, yung may glaze. Kaya ang ginagawa ko dyan, para magkaroon tayo ng glaze, yung natirang asukal ilalagay natin dito sa ibabaw ng turon. At itutuloy lang natin yung pagprito ulit sa dalawang side. Mapapansin ninyo habang piniprito natin ito, unti-unting natutunaw yung asukal sa mantika at dumidikit ito sa turon. Kaya naman nagkakaroon ito ng glaze. At dahil huli na nating niligay yung asukal, yung glaze dito hindi masyadong dark. Pero matamis pa rin to, syempre. Ganun pa rin yung lasa. Yung appearance lang yung may pagkakaiba. Halos tapos na tayo. Sisiguraduhin ko lang na kumapit yung mga natunaw na asukal o yung caramel dito sa turon. At tatanggalin lang natin ito dito sa ating lutuan. Papatuluin lang natin yung mantika at ilalagay lang natin ito sa isang malinis na plato. Iprito naman natin yung second batch. At ang pagkakaiba dito sa second batch, nalagyan na natin initially ng asukal yung mantika. So ibig sabihin yan, may caramel na dito. Kaya mapapansin ninyo habang piniprito itong turon, once binaliktad na natin, may nakadikit na kagad dyan na asukal o na caramel. Dating gawin lang tayo, ha, itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-golden brown na yung kabilang side nitong turon. At pwede pa natin itong balibalikta rin nang sa ganun ay mas dumikit yung mga caramel na nasa mantika dito sa turon. Tatanggalin ko lang ito dito sa ating lutuan. Papatuluin lang natin yung excess na mantika. At ilipat natin sa isang serving plate, i-serve na natin. Ito na ang ating turon! Tara, kain na tayo!